Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Christian Esguera at welcome po sa ating latest episode ng ating Botopedia Podcast sa ilalim po ng Participate Coalition. Isa po itong coalition na nagsusulong ng political at electoral reforms. Pag-uusapan po natin ngayong araw yung issue ng political patronage. Madalas po nating madinig ito, pero nauunawaan ba natin kung ano ba talaga ibig sabihin ng political patronage at bakit masama ito bilang bahagi ng ating kultura sa ating sistema ng politika dito sa Pilipinas? Ang makakasama po natin, isang veteranong political advisor, political analyst. Dati po siyang presidential advisor on political affairs sa ilalim po ni dating Pangulong Benigno Aquino III. I'd like to welcome former Secretary Ronald Llamas. Magandang araw po sa inyo and thank you for joining us dito po sa ating Botopedia Podcast. Magandang umaga, Christian, no? Dito sa bago mong programa. kasabay naman ang ginagawa natin ng isa nating ano, yung Fox First, no. Yeah, sir, medyo ano, medyo complicated kasi itong ano, political patronage, no. So, paano ba ito dapat unawain ng ordinaryong Pilipino? Ano ba yung ibig sabihin ng political patronage? Well, kaunting pasada lang sa nakaraan, Christian, para ma-contextualize natin yung ibig sabihin ng political patronage sa kasalukuyang panahon at sa ating bansa. No, nagsimula ito do sa salitang patronus noong panahon ng mga Romano. No, ang ibig sabihin ay defender, protector, advocate, no? Yan yung original na definition niya, no? Latino yan eh, no? Patronus, no? Tapos nung panahon ng feudal system nung Middle Ages, nakatali yan doon sa mga landlords or mga barons, no, na pinapatakbo yung bansa ng ang pinaka-boss, yung hari, di ba? Pero feudal yung system dahil agricultural, yung mga nagsasaka, yung kanilang suporta ay nandun sa landlord, no, or sa isang baron, no, na parang siya yung leader doon sa isang particular na rehiyon o probinsya, no? Mm-hmm. Kaya iba yung political patronage nung panahon ng feudal system. Dahil walang election noon eh, 'di ba? Mm-hmm. Walang election. Meron kang mga landlord na pinapasa yung pagmamay-ari ng lupa o pamamayani sa isang lugar sa kanilang mga pamilya. So yun yung nung pagpasok ng capitalism na basically based on the production of goods at saka employment ng labor, no, at paggamit ng pera o kapital, no, ay kasabay din yan yung pagsulpot ng a more democratic system na may botohan. Yun yung kaibahan dun sa feudal system na meron ding patronage pero wala naman kasing eleksyon o botohan. So, yung pinag-uusapan natin ngayon na political patronage ay basically nakatali dun sa economic system ng capitalism at dun sa political system ng democracy. Pero okay, may iba't ibang definition ito o katangian, depende dun sa anong klase na gobyerno o estado meron, no? Siguro yun yung makikita natin mga pagkakaiba. Halimbawa sa mga moderno o modern states at yung mga katulad natin na usually nababansagan na third world. Or global south, no? No. Okay. O ngayon dito, ano yung pinakasimpleng pag-intindi? Kunwari, di ba, ano yan eh, madalas nating mabasa yan sa mga academic literature yung sinasabing ano, political patronage. Pero pag sa ordinaryong Pilipino, parang ang hirap ipaintindi or at least baka nararanasan nila pero hindi lang nare-realize. Siguro may iba-iba tayong mga terms na ginagamit diyan eh, no? Yung iba ay yung mas cynical na definition, division of spoils. Mm. 'Di ba? Pag nanalo ka, paano paghahatian yung mga
fruits ng pagkapanalo mo. Mm-hmm. Position, political position, resources, no? Mga proyekto, no? Etc. Or usually ang tawag natin sa atin, halimbawa, pork barrel, no? Mm-hmm. So yun yung mabilis na definition. Or ang tawag din ng iba diyan, quid pro quo, no? Anong kapalit ng iyong suporta? No, kung halimbawa mayroong political patron na sinuportahan mo, ano yung kapalit? No. Ano rin naman yung sistema na magpapanatili ng ganung relasyon. So, political patronage is basically about personal relationships. No. Sa isang sistema na mayroong eleksyon, no? Usually yung mga botante ay inienganyo ng isang politiko para iboto siya kapalit ng pabuya or halimbawa sa election, tawag natin vote buying. Pero syempre hindi lang yan natitigil sa election dahil meron kang cycle ng election eh. So yung mga bumoto sa iyo or nabili mo yung boto ay kailangan mong alagaan. Naglalagay ka ng mga leader o tawag natin ward leader system para alagaan yung mga bumoto sa iyo or yung kanilang mga leader sa mga sitio o mga villages. So, sinusustain mo yung sarili mo dito sa grupo na ito na nagde-deliver ng boto or ward leader system. At syempre, all throughout your term, nagkakaroon sila ng pabuya. Pero yung political patronage kasi, nag-aanak yan ng iba pang mga problema. No? Yung ganyang klaseng relasyon, yung klaro or derecho na political patronage ay nag-aanak din sa tinatawag na nepotism. Paano, hindi lang yung mga botante ang iyong binabayaran o binibigyan ng pabuya, kung hindi ay yung iyong posisyon ay parang nagiging pamana sa iyong mga anak o sa iyong kamag-anak. Kaya nagkakaroon ng nepotism. At dynasties. Tapos yung mga relatives na ina-appoint mo or pinapamana mo yung position mo. Ina-appoint dahil nilalagay mo siya doon sa mga posisyon sa iyong gobyerno, whether local or national, no? Para dahil mapagkakatiwalaan mo siya, kamag-anak mo siya, siya yung nagpapatakbo ng mga programa mo o yung mga mahalagang elemento ng iyong political hierarchy or system, no? Ikalawa ay yung tinatawag nating cronyism. Nagbibigay ka ng pabor sa mga kaibigan, no? Or yung mga funders, yung nagpondo ng iyong kampanya, nagbigay sa iyo ng tulong para manalo, no? Binibigay mo sila ng mga choice projects, no? Yan naman yung business side. Nagiging negosyo yung political system mo. Ang tawag natin diyan usually cronyism. So binibigyan mo ng pabor, no? Imbis na halimbawa magkakaroon ng seryosong bidding, nagkakaroon ng favoritism. Na ang tawag natin ay cronyism, no? At yung ikatlo, yung warlordism. To maintain that system, nagbi-build ka ng army, no? Na armado, no? Para mapanatili yung ganyang klaseng sistema ng nepotism, cronyism at political patronage. Papasok tayo sa warlordism na nakikita natin sa ating kasaysayan. Pag merong kalaban at hindi matalo sa eleksyon, no, ay pwedeng pumunta sa violence, sa karahasan. No? Kaya doon natin nakikita halimbawa itong nangyari sa Negros, yung patayan between Tevez and Governor Degamo. Diba? Yan yung ibig sabihin ng warlordism. Pero mas malalim at mas malawak yan. Okay. At so, panghuli, kasabay niyan, syempre, yung kultura ng utang na loob. No, debt of utang gratitude. Na loob na, oo, na nai-stretch ng mas mahaba. No? Dahil akala mo, dahil binigyan ka ng kaunting pabuya o kaunting grasya, habang buhay na yung utang na loob mo dun sa politiko o tawag natin patron na nagbigay sa iyo niyan. Hindi mo alam na ginigisa mo yung sarili mo sa sarili mo mantika. No? Dahil yung mga buwis o yung mga serbisyo na ibinibigay mo, yun naman ang nagsusustain sa politiko at saka sa gobyerno. No?
Pero dahil nabigyan ka ng kaunting crumbs or mumu or mga barya, akala mo ay habang buhay na yung utang mo. Kaya yung cycle na yan ay nasusustain or nare-replenish, hindi lamang dahil sa nepotism, cronyism, warlordism, kundi dahil din dun sa kultura na tingin mo may utang na loob ka. So yan yung mga major components, no? Sinusubukan nating i-simplify yung medyo complicated at medyo broad na sistema. Ano yan, ha? That's a welcome tabi to. Nakakatuwa yung ganyang pagkakalatag, no? Kasi malinaw siya. Pero mas malinawin pa natin, no? Kunwari kausap natin ordinaryong Pilipino, nasa mga barabarangay, no? Paano ba nila nakikita? Ano ba yung manifestations ng political patronage dyan? Dyan sa barangay. Total, magkakaroon ng ano, no? Barangay elections sa October. Ano yung mga examples ng patronage? Yung ating cynical na term na ginagamit dyan, malapit sa kusina. Okay. Di ba? Malapit ka sa kusina, malapit ka doon sa sentro ng kapangyarihan o doon sa sentro na pinanggagalingan ng government largess. Ibig sabihin yung mga resources ng gobyerno, no, mas naambunan ka. Siguro yung iba nauulanan, yung iba naambunan. iba natatalsikan lang. Oh, iba natatalsikan lang. O yung iba tuyong-tuyo, no? Siguro yun yung karamihan, no? Dahil nasa sentro yung resources ng gobyerno, no? Yung pabor ng gobyerno sa iilan, no? Nakikita mo sa barangay na mayroong mga privileged few, no? Ito yung nabibigyan ng mga kontrata, ito yung nabibigyan ng mga consultancy, ito yung nabibigyan ng magagandang mga sahod. Tapos isang layer 'yan. Tapos may ibang layer ka naman na employed, no? Sila ay mga empleyado ng barangay to maintain yung political loyalty nung mga mamamayan sa barangay. At yung ikatlong layer, ito naman yung mga dole out. Ito yung nabibigyan ng mga, usually ito yung kasal, binyag, libing. No? Ito yung tinatawag natin KBL, itong layer na ito. Ito yung nabibigyan ng mga pabuya na pakonti-konti, na usually dole out. DSWD type, four-piece type, no? ng grasya. At yung panghuli, ito yung walang nakukuha maliban pagdating ng eleksyon. No? Ito yung binibili yung mga boto. So meron kang mga layers, halimbawa sa barangay, of privilege. No? Yung first layer, yung pinaka-privilege. Yung second layer, yung mga empleyado. Yung third layer, ito yung mga dole out. At yung last layer, ito yung kailangan mo sa eleksyon. Nagiging mahalaga lang sila pag merong eleksyon. Through vote buying. No? Ito yung dinadala sa presinto para bumoto. Yeah. No? Ayan, sana nagigising yung mga kababayan natin, no? Ito pa siguro isa ring example, 'di ba? Sir, yung ganito, yung kunwari gusto niyo magpaliga, kailangan yung uniforme pambasketball. Lalapit yung counselor, third layer, yung mga dole out. No? Dole out 'yan, 'di ba? Tsaka yung mga simpleng patolda, 'di ba? Kunwari magpa-party sa labas ng kalsada, hihiram tayo ng tolda kay mayor o kay kapitan, tapos may pangalan, 'di ba? O kaya nito lang karang pandemic, ito yung binibigyan mo ng mga sardinas, ng mga bigas, no? Halimbawa, kung merong emergency, may sunog, o kaya merong natural catastrophe, lindol at saka bagyo, yan yung binibigyan mo ng mga dole out, no? Pero Christians, may mga ibang bansa, yung nga gusto ko sabihin, na hindi ganun ka-negatibo yung salitang political patronage. No? Okay. Mga sistema ng demokrasya based on ideological parties. Pag nanalo, no? May certain element ng patronage. Binibigyan nila ng posisyon yung mga kapartido nila. Dahil ang i-implement mo sa gobyerno ay yung kanilang ideolohiya, yung kanilang political project. So natural, ang kanilang i-employ ay yung kanilang mga miyembro or yung loyal sa kanilang political ideology. In a way, kundi yan, political patronage. Pero mas moderno dahil merong level ng meritocracy. Merit. Dapat merong criteria yung ia-appoint mo. Halimbawa sa Sweden, no? Mga mayor, ina-appoint, hindi ina-elect. Dahil dapat mga local government officials, dapat may competence. Hindi mo sila sinasubject dun sa unpredictability minsan ng eleksyon. So makakakita ka ng mga magagaling na managers as mayor na ng Stockholm,
batang-bata, no, na meet ko dati, babae, no, na kuan, no, na napakagaling na manager. Pero hindi sila elected, sila ay appointed, no? Appointed na mga kuan, na mga managers. Meron namang mga ibang bansa, usually sa Scandinavian din, no? Na moderno yung sistema dahil moderno yung electoral system. Halimbawa, nakapunta ako dati sa Finland, sa Helsinki, no? Yung mga kandidato, sila rin yung nagbibilang ng boto. Bakit? Dahil wala silang history of electoral cheating. No? Wala sa kanilang kasaysayan, yun ang dadaya sa election. So, yung mga na-elect, mas deserving. Sa ating kasi, hindi lang vote buying eh, merong electoral fraud eh. Pedayaan. So, alam mo, yung na-elect ay hindi karapat-dapat, no? Usually, yung nandadaya sa election, mga magnanakaw din, no? So, yung ganung sistema na meron kang mga modernong bansa katulad ng Finland or Sweden or sa Europa na may ganun ding patronage, pero dahil yung sistema nila sa eleksyon ay moderno at walang dayaan, yung na-elect ay yung merong merit, no? Or merong mga prinsipyo, merong mga values, kaya yung pagpapatakbo ng gobyerno ay maganda. Sa atin kasi, kung na-elect ka sa dayaan, natural, magdanakaw ka. No. To start with. No? Yung ibang bansa naman, yung kanilang local officials, appointed. Kaya talagang merit ang batayan. Kahit nanalo sila at ang inappoint nila ay mga miyembro ng kanilang political party, meron silang sistema ng selection ng meritocracy. Mm-hmm. Ating kasi nagde-deteriorate into mga kamag-anak or nepotism, cronyism or mga kaibigan, at warlordism. Yung mga armado na poprotektahan ka at lalabanan ng iyong kaaway. Mm-hmm. At lahat ng yan, sinusustain ng kultura, ng utang na loob, no? Kaya pag sinabing patron-client relationship, it's not only a political and economic system, it's also cultural. Mm-hmm. No? It's also very cultural. Oo. Okay, ganda ng pagkakalinaw. Latag, ah. Dapat yata isulat nyo na yan sa isang aklat, ah. O at least chapter. Eh, marami ka naman kaibigan na nagsusulat ng mga ganyan mga libro. Honestly, napakalinaw ng pagkakapaliwanag, no? Eto, sige, tumbukin na natin yung ano. Ayan, ah. Napaka-dilim. Ng kalagayan natin pagdating dyan. No? Gano'n ba kalalim yung ugat dito sa atin, sa kasalukuyan ng political patronage? And ano ba yung mga pwedeng gawin para at least matemper man lang, mabawasan yung ganyang bigat na problema? Diba yung para sa isang ordinaryong tao, maisip man lang niya, hindi, nagbabayad ako ng buwis, citizen ako ng bansa ko, hindi ko kailangan dumaan kay kapitan o kay mayor para magkaroon ako ng resources na deserving ko na makuha. Sige, bago ko sagutin yan ng diretso, Christian, tingnan muna natin paano ito nag-evolve. No? Okay. Dahil dun sa feudal system, tinayo yung medyo modernong sistema ng ating politika. Noong 1907, nagkaroon tayo ng Philippine Assembly. Yan yung unang tikim natin eh sa isang sistema na mayroong eleksyon pagkatapos ng mga Katila, di ba? Yan yung nagkaroon tayo. Pero nung nag-evolve yan, nakuha natin yung mga negatibong component ng previous system ng mga Kastila, yung feudal system, at yung mga negatibong elemento ng bagong sistema. Ano yan, no? Halimbawa dun sa feudal system, na-retain natin yung patron-client relationship. Meron kang padrino, no? At ikaw ay yung kliyente. Ikaw yung beneficiary. Either ikaw ay botante o ikaw ay kaibigan, no? So yung patron-client relationship na sustain, no? Hindi nawala kahit nagkaroon ka ng bagong sistema na merong eleksyon. Yung previous kasi walang eleksyon eh, no? Mm-hmm. Ang ties nyo ay economic. Naglilingkod ka sa isang landlord, no? Mm-hmm. So, ang problema, nakuha rin natin yung negatibo dun sa bagong sistema. Halimbawa, yung pork barrel. Mm-hmm. No? Nagkaroon yung mga politiko ng pondo para manalo sa eleksyon or para masustain yung sarili nila sa susunod na eleksyon using the government resources na tinatawag ay pork barrel, no? Mm-hmm. So yung naging essence ng ating political system na bago ay yung pagbibigay ng pabor.
giving favors, using the pork barrel system. Na kung tutusin, na-sustain hanggang sa kasalukuyan. No, kahit sabihin halimbawa na wala ng pork barrel, no, no. Eh mga katulad naman ni Christian, hindi naniniwala, no? Na nawala yan. Convinced na ako nawala na. Pero nagsimula yan more than 100 years ago. Yan yung bagong sistema. So ang problema ng Pilipinas, nakuha natin yung mga negatibong elemento ng previous system at yung negatibong elemento ng bagong sistema. Imbis na sana nakuha natin yung mga positibo, no? Yung mga, dahil may mga positibo naman eh, no? Kaya ang tawag sa mga bansang katulad natin ay third world countries. Dahil yung ating political, hindi lang dahil yung ating ekonomiya ay backward, kundi dahil yung backwardness natin ay dahil sa kahinaan ng ating estado. We have a weak state, kaya backward yung ating economic system. Ibig sabihin, yung ating economic system hindi based on merits, no? Based ito on favors. No. Yun yung kaya ang alternative diyan ay siyempre magkaroon ka lang isang gobyerno na based on merits. Mm. At kung meron kang gobyerno na based on merits, hindi lamang yung galing, kung hindi yung mga prinsipyo, yung delikadesa, no? Yung mga ganung mga positibong virtues, yung economic system mo ay mas mo-modernize. Kaso ibig sabihin, magkakaroon ka ng tunay na bidding para sa mga proyekto, magkakaroon ka ng tunay na accountability kung hindi ma-deliver yung mga proyekto para sa mga mamamayan, no? At magkakaroon ka ng mas epektibo na division ng mga resources ng gobyerno. Hindi yung mga merong mga pabor at merong mga wala. So magiging exclusive, ibig sabihin mas magiging inclusive yung iyong sistema. Ngayon kasi parang exclusive eh. Kung sino yung malapit sa kusina, kung sino yung kamag-anak, kung sino yung kaibigan, yun yung nakikinabang sa gobyerno. May ibang term pa na ginagamit dyan, yung mga academicians, di ba? Christian, rent-seeking. Rent-seeking, tama, totoo. Ginagamit mo yung position sa gobyerno para ikaw ay magkaroon ng benepisyo at saka favors. Not because karapat-dapat ka. So yung alternative ng ganyang klaseng exclusive system ay yung mas inclusive. Yung lahat makikinabang. May ganyang elemento yung mga modernong estado katulad sa Europa. Mm-hmm. 'Di ba? Yung buwis na pinanggagalingan lang sa mamamayan ay talagang nagagamit pabalik sa kanila. Sa atin kasi yung mga buwis naiipon sa mga politiko, naiipon sa mga cronies, naiipon sa mga kamag-anak. Sa mga modernong bansa bawal 'yan. 'No? Bawal 'yan, 'no? Bawal yung nepotism, bawal yung cronyism. Krimen yan eh. Makukulong ka. Sa Pilipinas ba, may nakulong for cronyism? May nakulong ba for nepotism? No? Warlord, mga warlords minsan. No? Depende kung sino yung political patron or ally or presidente. Okay. Ang complicated niya, no? Paano siya isosob? No? Sabi niya, dapat magkaroon ng isang gobyerno na base sa merit or meritocracy. Ang tanong, where do you start? Kasi kung ang gobyerno, mga tao doon na e-elect gamit itong sistema ng patronage, saan ka magsisimula? Parang nagiging chicken and egg yung discussion, di ba? Yes, parang cycle. No? May iba't ibang mga strategies dyan. Halimbawa, yung ibang mga lugar, nakakaroon sila ng social pact. No? Between key sectors of society. Na paano kasi pag malalatili yung ganyang system ay nagkakaroon ka ng instability, nagkakaroon ka ng division, di ba? Nagkakaroon ka ng cycle din ng instability. Yun ang nangyayari pag ganyan yung sistema mo. So yung ibang mga sektor ang sinasabi ay tigil na yan para lahat tayo makinabang, magkaroon tayo ng social pact. Magkasundo yung negosyo, business, kapital, yung gobyerno at yung civil society. No? Alimawa, sa Europa, yan usually yung mga labor, mga cooperatives, mga trade unions, mga civic organizations. So nag-uusap sila para mag-create ng isang political platform na inclusive. Dahil hindi pwede yung cycle ng destabilization, cycle ng division, cycle ng toxicity. Hindi rin maganda para sa negosyo. Hindi rin maganda
para sa gobyerno at lalong hindi maganda para sa mamamayan. So nagkakaroon sila ng social pact. Yan yung nagyari nung nakaraang 100 years. Kaya nagkaroon ka ng modern political system based on political platforms. Mm-hmm. No? At nagkaroon ka ng mga rules or mga batas na pinoprotektahan lahat. No? Yun yung doon nag-reflect yung kanyang sistema. Yung ibang mga strategy naman, Christian, nagbubuo ka ng islands. Nagbubuo ka ng mga patches of green. No? Ibig sabihin, nagsisimula ka sa ilang mga barangay, ilang mga munisipyo na merong ganyang klaseng meritocracy, may ganyang klaseng inclusiveness. No? Mm. At unti-unti, yan ay nag-uugnay-ugnay para mag-create ng isang political movement. No? Yung nagsisimula yan, mga dotted lines, tapos naging mga organization talaga. At later on, nakiklaim sila ng higher positions or bigger political entities, no? Halimbawa, ganyan yung nangyari sa Kerala, sa India, no? Na yung gobyerno ay talagang winasak yung lumang sistema ng feudal system or semi-feudal, no? Kaya ang ganda ngayon ng pamamalakad sa Kerala at nasusustain. Yung gobyerno ay directly galing sa mga mamamayan, no? Yan yung so meron kang ganyang klaseng patches, no? Mm-hmm. At hopefully magkaroon ka ng iba pang mga lugar katulad ng Kerala para mag-contest sa national power or national agencies na tinatawag. Halimbawa sa Brazil, aasahan mo ba ang isang manggagawa katulad ni Lula na maging presidente several times? Uh-oh. So ganyan din yung ginawa nila, mga patches of green ang tawag namin. No? Mm-hmm. Patches of green na eventually nag-uugnay yung mga isla na yan, no, para lumakas on a regional level and then eventually on a national level, no. Nanalo muna sila sa halimbawa Sao Paulo, no. Nanalo sila sa Santa Catarina, no. Mga eventually naging national entity sila, no? Mm-hmm. Yun yung ikatlo sa panahon natin, Christian, yung ward leader system, hindi na simpleng mga barangay na meron kang leader or operator na nagme-maintain ng iyong political structure. Ngayon, yung ward leader system natin, nakikita mo na sa social media. Mm-hmm. Sa social media, nakikreate yung mga bago na ward leader ng communities. No? Communities na nagkwekwentuhan, nag-uusap ng kanila mga problema, pinapadala mo ng Gcash na kasi ngayon eh. No? Oh. Pinapadala mo ng load, no? Pinapadala mo ng pabuya through the internet. So meron kang makikita ngayon yung simula ng mga communities sa social media na in a way reflection ng dating ward leader system sa barangay, the more physical, no? Mm-hmm. Tingin ko baka yan yung maging future natin eh, yung ward leader system sa internet. Online, no? Yan yung so nag-evolve ba? Nag-evolve yung patronage system, yung patron-client relationship. Ngayon, makikita mo na sa internet yung ganyang sistema. Baka maging positibo yan para sa atin, sa mga gusto ng pagbabago, maging negatibo rin dahil mas maging effective yung old system using the internet. So magiging kanyan, arena of contestation. Whether masusustain yung ganyang klaseng patron-client relationship or patronage politics, or mawawasak natin using new technology, new media. Okay. Maraming salamat, Mr. Ronald Yamas, sa napakalinaw, napakaliwanag na pagpapaliwanag. So ulitin, sir, maraming salamat. Thank you very much for joining us. Salamat, sir, Richard. Patensya na, napakalawak at napakalalim ng ating definition ng patronage system sa ating bansa. Anytime, no? Salamat, sir. Thank you po. Maraming salamat. At yan po si Mr. Ronald Yamas ang ating nakapanayam dito sa ating latest Botopedia podcast. Again, ako po si Christian Esguera. Maraming salamat po sa inyong lahat.